Mga kaabangers, sa hindi matapos-tapos na usapin tungkol sa estate tax ng mga Marcoses at palaging ibinabato sa kanila, lalo na ngayong paparating na eleksyon ng mga kalaban ni BBM sa pagkapangulo. Ang tanong, si BBM ba ay may pagkakautang na estate tax sa gobyerno? Bakit mahigit ng 30 taon ay hindi pa nababayaran ang estate tax ng dating Pangulong Marcos? Totoo bang may utang na 203 billion pesos na estate tax si BBM o mga Marcoses? At mahalaga nga ba ang debate upang mailuklok ang isang tao sa gobyerno? Tara, ating talakayin dito lang sa AJ Buena Vlogs. Hello, hello mga kaabangers! Andito na naman po kami sa bago naming talakayan ng aking partner. Yes, partner! Welcome po mga kaabangers! At mainit na naman ang ating pag-uusapan ngayon. What? Nandito na naman tayo para sa isang mainit na talakayan. Yes, partner! Oh. Ito ay tungkol sa? Ito yung tungkol sa hindi mamatay-matay na issue yung about doon sa estate tax ni BBM o ng pamilya Marcos. Yes. Na hanggang ngayon pinag-uusapan. Kung sa ano partner, ito ay bugbog sarado na partner si BBM dito sa ano, estate tax na ito partner eh. Oo. At bago tayo magpatuloy partner, gusto ko lang sabihin mga kaabangers, paki-share ang aming video para po makaarating ito sa mga dapat mga makaalam. Yes, i-share yun na po ngayon na. So, paano partner, wag na natin itong patagalin. Simulan na natin to. Oo, para hindi mabagot ang ating mga viewers. Yes. Alam mo partner, maraming sumisigaw. Maraming dumidebate. Maraming nag-aaway-away tungkol sa estate tax na yan. Yes. Pero ang tanong ko dito ay, alam ba natin o alam ba ng karamihan kung ano ang ibig sabihin ng estate tax? So ngayon partner, bago tayo magpatuloy, ipaliwanag muna natin sa ating mga viewers kung ano nga ba yung ibig sabihin ng estate para at least maunawaan nila. Kasi mahirap naman kasi partner na nag-aaway-away, nagdedebate o nagkakaroon ng argument about yes. Dyan sa kaso na yan, pero hindi naman talaga nila nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng mga estate tax o ng estate o yung tinatawag naman na real estate tax. Kasi maraming ibig sabihin yun, partner. Yes. So ngayon, partner, sa estate, ikaw magpaliwanag sa kanila kung ano ang ibig sabihin nito. Yes. Ang estate kasi, partner, ito ay lahat ng pera o ari-arian ng namayapang tao. Wow. Halimbawa, partner, hawak na pera, pera sa bangko, okay. Mga paintings na may mga halaga, mga okay. Sasakyan, bahay at lupa. Oh, so yan God. Ang pinaka-definition wow. ng estate. Yun, partner. Malinaw po, mga kaabangers, kung yes. ano ang ibig sabihin ng estate. Mm-mm. Ngayon, partner, ipaliwanag ko rin ito, nagkaalaman na rin ito para sa karamihan. Yes. Ang estate tax po kasi mga kaabangers, hindi po ito yung tinatawag na real estate tax. O yung madaling sa, yung common na sinasabi natin na amilyar. Uh-huh. May pagkakaiba yung real estate tax sa estate tax. Mm-hmm. So, nagkakaroon lamang ng estate tax pag ang isang namayapa, kamag-anak. Tulad yung sabi mo kanina. Yes. Na, halimbawa, isang magulang, kapatid, o any relatives na nagbigay ng ari-arian o pamana doon sa iiwanan nila. Ayon sa BIR partner, ang estate tax ay fina-file yan ng administrator o ng tagapagmana para legal na mailipat ito doon sa magmamana ng ari-arian. Correct. So, sino ba ang responsable na magbabayad sa tinatawag na estate tax? So, pwedeng magbayad dito ay yung nagmana at yung or yung administrator yes. na tinatawag. Administrator or executor. Yes. Yes. Sila ang magbabayad ng estate tax na yan. Mm-hmm. Ang pagkuha or yung bayad ng estate tax ay depende yan sa laki ng ari-arian na namana ng isang nagmana mula doon sa nagpamana. Mm-hmm. So ngayon, pag malaki yung ari-arian, malaki ang estate tax. At kung maliit lang naman yung ari-arian namana, maliit din yung estate tax. Depende yan sa amount. Depende sa amount partner ng ari-arian. Oo. So ngayon, kaabangers, gusto kong idagdag yung about sa real estate tax para din hindi sila maguluhan. Yes, sige. Kasi baka yung iba, iniisip nila, real estate ba ito? Uh-huh. O yung tinatawag na amilyar? Ang real estate tax po ay fina-file po ito taon-taon. Kung ano, halimbawa, meron kang isang pag-aari o
kayamanan, so obligado ka magbayad ng amilyar taon-taon sa BIR. Oo. So ngayon ang tanong, saan ba napupunta ang amilyar o yung real estate tax? Mm-mm. Napupunta yan sa local government. Mm-mm. So samantala naman, yung estate tax ay napupunta naman ito sa national government. Wow. So ngayon partner, malinaw na sa aking mga viewers kung ano ang estate tax, bakit talagang pinag-iinitan yan ngayon o talagang mainit na usapin yan ngayon. So iba na yung may alam, di ba? Para at least hindi sila malinlang. Kasi yung mga kalaban kasi partner, ginagamit talaga nila yung estate tax para paniwalain yung mga tao. Siyempre, di naman majority na nakakaunawa kung ano yung estate tax, di ba? Yung masabi lang na dapat bayaran niya. Oo, para lumabas na may utang talaga may si BBM. Utang, si BBM, na which is... Hindi naman pala na hindi nila obligasyon na magbayad tungkol sa estate tax kasi wala pa yung property sa kanila. Property, what? Correct. So yun po pa, mga kabangers, sa iba na yung may alam. Alam. So ang question doon, partner, sa mga Marcoses, sino ba ang administrator or executor ng estate tax? Ano, diba? Partner, ang totoo niyan, nung namatay o namaya pa ang dating Pangulong Ferdinand Marcos, mm-hmm. ay, di ba, ang pumalit sa kanyang pangulo ay yung nanay ni Cris Aquino na si dating Presidente Corazon Aquino, di ba? Mm-hmm. So ngayon, partner, nung umupo si dating Pangulong Corazon Aquino, gumawa sila ng tinatawag na Executive Number 2. Ito, ang ibig sabihin nito, ito yung nag-hold ng mga properties ng mga Marcoses, pamilya Marcos. So, yun nga, yung paratang nila na ito ay ill-gotten wealth. Yes. So, pinahold to, syempre, nasa katungkulan, nasa kapangyarihan si Corazon Aquino. Mm-hmm. At I think, way na rin niya yun para makapaghiganti. Kaya nga. Makapaghiganti, syempre, nasa katungkulan siya. So, pinahold yung properties na yun ng mm-hmm. mga Marcoses, ng mm-hmm. pamilya Marcos. Mm-hmm. Ngayon, partner, ang pinagtataka ko lang dito, question mark yun sa pag-iisip kong partner eh. Oh. Bakit naman kung pinahold ito ni dating Pangulong Corazon Aquino, mm-hmm. yung properties, ibig sabihin, hindi pa to o wala pa to sa kamay ng mga Marcoses? Wala pa, partner. So ngayon ang tanong, bakit kailangan bayaran nila yung estate tax na samantalang yung property na yan ay naka-hold o kasalukuyan na nasa korte? Mm-hmm. Diba? Nasa korte, nakabinbin sa korte at... hindi pa ito totally na maituturing na pag-aari ng pamilya Marcos. Kasi kung pag-aari na nila yan, may dokumento na sila na, ito, pag-aari na ito namin, may pangalan na kami ito. So, that's the time yata na obligado na silang bayaran yung tinatawag na estate tax na yan. Pero, if a partner, ang pinagtataka ko rin ganito, noong 2017, nagkaroon ng amnesty tax sa tinatawag. Okay. Valid yan hanggang mm-hmm. 2022. Oo. So paano sasabihin nila na 203 billion pesos ang kailangang bayaran na tax ng pamilya Marcos na samantalang nagkaroon ng amnesty tax? Kaya nga, partner, so medyo talagang questionable ang estate tax na yan mm-hmm. na sinasabi at palagi na lang na nakikita natin sa social media na dapat bayaran ni Bongbong Marcos ang 203 billion na estate tax. Kaya ang partner, diba? At sinasabi nila palaki ng palaki daw mm-hmm. yung interest na yan. Bakit palaki ng palaki na samantalang nagkaroon ka ng amnesty tax so tulad ng sabi ko sa'yo kanina? Kaya nga eh. So, kumbaga, ito ay malinaw pa ito sa sikat ng araw para sa akin, partner, na isa itong black propaganda. Yes. Isang kagagawan to lamang ng mga kaaway niya sa politika. Kasi alam mo, pag during the time na talagang tumatakbo ang pamilya Marcos, kahit isa sa kanila pag tumakbo, laging inuungkat nila yung tungkol sa kaso na yan. Okay. Samantalang, nung mga nakaraang taon, tahimik sila. Ngayon, porket tumatakbo si BBM at alam naman natin na talagang top 1 siya sa survey. At front runner talaga siya. Mm-hmm. Talagang yun na lang yung ginagawa ng mga kalaban para pabagsakin siya. Yun lang yun ang issue. Oo, laging yun ang issue at palagi yun nakikita natin sa mga networks, sa mga social media platforms mm-hmm. na bayaran na, partner. Ito na, sabihin na natin, mga bayaran talaga. Oo, isang mga bayarang media at mga tabloids tulad nga nung unang vlog natin na
na sinabi ko na itong mga media na to, talagang mga bayaran to kasi wala silang ibang ginagawang pinupost o binabalita kundi tungkol sa 203 billion na yan. I think dahil nga sa nalalaman nila na talagang palapit na ng palapit yung election, ilang linggo na lang, ilang buwan na lang, ay nakikita nila partner na hindi natitinag, hindi bumabagsak yung ratings ni BBM. Halit, lalong tumataas pa. Lalong tumataas, yes. At lalong minamahal siya ng mga tao. The more na ginagawan siya ng issue, sinisiraan siya, ay the more umaakit lalo yung ratings tumataas niya. Habang yung pangalawa sa kanya ay ang layo ng agwat ng ratings. Yung pangalawa, pangatlo, medyo magkadikit ang ratings, pero malayo pa din dun sa first. Alam mo, itong kinakaasarin ko talaga partner dito sa mga bayarang media na to at mga tabloids na to. Ito kasi partner yung source ng ano nila, partner ng mga kalaban ni BBM. Yung talagang binabayaran yata nila o kakampi nila o pwede, hindi lang binabayaran, kundi sila mismo ang nagpapatakbo dito sa kandidato nila. What? Yes. For their own interest. So ngayon partner, talagang malinaw pa sa sikat ng araw na talagang itong mga kalaban ni BBM ay namemersonal. Pinapaniwala nila yung mga tao, syempre, hindi naman lahat ng tao ay nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng estate tax. Yes. Kaya yung iba naman naniniwala, naakala siguro nila na talagang obligado o kailangan na talaga magbayad ng pamilya Marcos ng estate tax. Yes. Pero ang totoo niyan, kung talagang pag-aaralan talaga yung sitwasyon o yung kaso na yan, ay hindi pa talaga dapat sila magbayad niya kasi hindi pa yan pag-aari nila. So, talagang ano yung mga kalaban ni BBM, marumi maglaro. Marumi talaga. Marumi sa marumi. Kasi lahat na lang ng pag-aatake nila, lahat na yan. Kaya naman yung mga tao, alam mo, paulit-ulit natin itong sinasabi ng mind conditioning na ang mga ginagawa nila. Oo. Yung sasabihin lang na 203 billion pesos na tax, bayaran nyo na para ipamudmod sa mga mamamayang Pilipino. Oo. O, ito diba? Naman ibang mga politiko na to, yung katunggali ni BBM, humingi pa ng isang ng kopya mula sa BIR. What? Tungkol doon sa 203 billion na yun. Ano bang unawa niya tungkol sa bagay na yan? Alam ba niya yung kwento at naunawaan ba niya yung ginagawa niya? Naunawaan niya, partner, ikaw naman. Sa bagay, naunawaan niya kasi nagbenta nga siya ng ari-arian ng ano ng hasukupan niya . So ngayon naman, porket nababati ko siya doon sa pagbibenta niya nung ari-arian na yun, na hindi siya nagpaalam doon sa mismo mga nakapwesto doon, sasabihin niya na gawa-gawa daw ito. Tinuro talaga nila kung sino daw ang gumawa nun. Sinuro nila, ang sabi nila, si BBM daw. So, ibig sabihin, obvious lang na talagang guilty siya na anong motibo niya, bakit kailangan niya humingi ng kopya na yon? Bakit? Siya magbabayad nun? Anong gagawin niya? Ba't siya hihingi ng kopya mula sa BIR tungkol sa 203 billion para ipagkalat at siraan niya yung katunggali niya? Dahil sa alam naman niya na malayo-malayo yung agwat niya doon sa nangunguna. At saka partner, palagi niya yan i-insert. Lahat naman sila yung mga ibang kandidato na wag na kayong mag-ano sa mga magnanakaw, mga ganyan, di ba? Yan nga partner ang pinag-aanuhan ko, pinag... Kada rally. Pinag-tataka ko. Wala pa silang common sense. Sige, sabihin natin kunyari lang to ha. Halimbawa lang to. Nagnakaw yung isang tatay. Nagnakaw yung tatay, yung anak inosente. Sa batas ba may nakalagay sa batas na pag nagnakaw ang tatay, magnanakaw na rin yung anak? Siyempre hindi. Bakit? Gugustuhin mo ba? Na halimbawa, ikaw, hindi naman natin sinasabi, ang isang tao nagnakaw, o halimbawa, kapamilya ang nagnakaw, tapos sasabihin, lahat na yan magnanakaw. Ano yan? Sakit ba yan? Na parang COVID lang, na pag na may isang COVID patient sa loob ng isang bahay, lahat 100% ay talaga mahahawa na ng COVID? What? Di ba hindi yun ganun eh? Wala bang exemption yun, partner? Hindi na nangahulugan na, halimbawa, yung tatay nagnakaw. So, nahuli. Halimbawa, nahuli yung tatay yung nagnakaw. Okay? Ngayon, nakatakas yung tatay. Halimbawa, hindi nahuli ng mga otoridad. Since nandun sa bahay nila yung anak, naiwan ng tatay yung anak bang huhulihin? Hindi, partner. Ay, pag nangyaring ganun niya, ibig sabihin, ang batas natin ay talagang hindi siya makatwiran. Hindi makatwiran. So, ibig sabihin, lumalabas lang na ang batas natin ay hindi balanse. Mm-mm. Diba? Kasi kung ganun nga ang pangangatwiran ng batas natin, dapat maging fair tayo. Hindi porket galit tayo sa nakaraan
ay pati yung kamag-anak, pamilya niya, magagalit na rin tayo. Sabi nga ni dating ano, yung namayapang si Senadora Miriam Defensor, mm-hmm, ang kasalanan ng tatay ay hindi kasalanan ng anak. True. Diba? Huwag tayong maging ano, maging literal. Huwag tayong mandamay ng inosenteng tao. Huwag na tayong maging bias. Oo. Kaso partner, since na ayaw nilang makaupo ulit yung mga yung pamilya Marcos, ang ayaw nilang makabalik sa Malacañang, gagawin at gagawin nila lahat ng paraan para lang pabagsakin yung mortal na kalaban nila. Nangunguna na dito, partner, yung mga oligarchs na yan. Yung mga nasa likod. Nasa likod ng isang kandidato tong tumatakbo ngayon. Alam natin yan eh, malinaw pa yung sikat ng araw. Hindi tayo tanga. Para hindi natin maunawaan o maintindihan na may nagpapatakbo sa kanya ng isang mga oligarchs at mga kapitalista para sa pansariling interest nila, partner. What? Ito. Tsaka itong mga oligarchs na ito, partner, Diyos ko. Matagal na to sa Pilipinas. Diyos ko po, grabe ang dinulot nito sa atin. Na dapat sana, partner, eh maunlad na tayo. Wow. Yung namamayagpag na naman ang Pilipinas. Pero pa nung umupo yung isang presidente, ayun, biglang bumagsak. Oo, partner, alam mo ano eh, paano ulit mamamayagpag ang Pilipinas o yung sabihin natin na babangon muli? Kung yung mga oligarchs na yon ay sila mismo ang nagpapahirap doon mismo sa mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Kaya nga diba si Pangulong Duterte galit na galit sa mga oligarchs at wala siyang utang na loob sa mga ito. Ayaw niya magkaroon ng utang na loob sa mga ito dahil nga sa ayaw niya magkaroon ng pabor. Ayaw niya magkaroon ng mga pabor itong mga mapagsamantalang oligarchs na ito. So, sabi nga ni Duterte ay wala siyang hiningi o wala siyang naging supporter ng mga bilyonaryong oligarchs para lang makatakbo siya bilang presidente noong 2016. Kaya, dahil sa ginawa niya na yon, wala siyang naging utang na loob dito sa mga taong mga bilyonaryo na ito. Kasi alam niya, ang mangyayari na pag siya nakaupo, parang papit lang siya, partner, na patatakbuhin itong mga bilyonaryo na to. Oo, yung so, parang wala siyang sariling desisyon. Kasi lahat, ang madaming magsasabi sa kanya, ito ang gagawin mo, na kahit mali na, go pa rin. Oo, lahat yan para sa pansariling interest itong mga bilyonaryo na to at para maproteksyonan ang kanilang mga company. True. Ganun yun. Kaya, yun ang sabi ni Miriam Defensor eh, nung nabubuhay pa siya na pangit na talagang ayaw niya magkaroon ng mga supporters, mga bilyonaryo na para magbigay ng campaign contributions para sa pangampanya at magkaroon ng pondo nga. Kasi nga, may kapalit yan, partner, pag nakaupo na. Pero ito nga, itong kalaban ni BBM, itong mortal na kalaban ni BBM. Yes. Na talagang malinaw pa sa sikat ng araw yan, na mayroong magpapatakbo yan. Meron. Lalo na yung mga mortal enemy ng pamilya Marcos nung panahon pa ng martial law. Alam natin yan. Kaya nga ginagamit nila yung media nila para siraan o sirain yung kandidatura ni BBM. Yes. Saka partner, mulat na tayo sa katotohanan eh. Yung mga media na yan, eh akala nila para tayong hangin na walang utak. Diba? Pero pasalamat tayo kasi namulat talaga tayo sa ano, sa katotohanan na ito pala yung totoong nangyari. Pero may partner ha, isipin mo ha, lahat talaga ginagawa ng media na to eh. Mm-mm. Alam mo kung bakit? Kahit napaka, naghahanap sila ng butas, na kahit maliit lamang na butas, mga kabangers, naghahanap sila na pwede nilang isira dito sa tumatakbong si BBM o sa BBM Sarap Unit Team. Yes. Pero ano ba naman, di ba, nung nakaraan, nagkaroon nga ng campaign rally sa lugar, sa baluarte ng mga Aquino, yes, sa Tarlac. Oo. So ngayon, porket natakpan lang yung ribulto ni dating Senador Ninoy Aquino, natakpan ng tent na yon o yung nilagay nila dun na bubong. Bubong. Oo. So naging malaking issue yun sa kanila, partner. What? Talagang pinagpo-post nila at yung mga supporters naman nung kalaban ni BBM, kung ano ng mga pinag-tweet nila, pinagpo-post nila sa Instagram o kung saan mang social media platforms, ginawa nilang malaking issue. So ang tanong, bakit naman, ano namang issue doon na ribulto yun? Bakit yung ribulto ba? Magre-reklamo yun na natatakpan siya? Diba? Ayoko mag-ano. Kasi partner, siyempre para sa kanila eh. Parang very sacred sa kanila ang ribulto na yun. Marami nga partner nagsabi dun sa na mga netizens. Bakit daw nila masyado siya nagkakandarapa?
na o bakit sila nagagalit na natakpan yung rebulto nung namayapang senador na si Aquino na samantala daw, samantalang wala naman daw siya na iambag o nagawa sa lipunan, kundi ano, maghasik ng kaguluhan at gumawa ng ano ng komunista at mga rebelde na ito na nga yung tinatawag ni NPA. Yun ang sabi ng mga netizens, ha? Hindi ako may sabi nun. So, ibig sabihin lang nun, maraming netizens ang aware sa nangyari at ngayon, mulat na yung pag-iisip mulat nila. Mulat na, oo. Kasi kahit mga millennials, marami ring mulat na, partner. Pero partner, wag ka. Marami pa rin ang nagbubulag-bulagan at talagang sanay pa rin doon sa mga lumang tugtugin na mga makalumang paniniwala, mga makalumang paninira, at yung talagang lumaso na sa utak nila na pinaniwala sila na ganun nga talaga bayani yon, at ito yung kontrabida, itong pamilya ni Marcos. At saka isa pa partner, malay mo naman yung pagkatakip dang nung rebulto ni ano ni dating ni Noy, hindi naman sinasadya, di ba? At saka isa pa partner, hindi naman ata tinibag yung rebulto . Yun, doon sa na magreklamo, pag talagang sinadyang tinibag yung rebulto. Kasi ibang usapan na yun, pag tinibag yun. Pero hindi sila ganun si BBM . Hindi sila nananabutahin sa mga ganung bagay. Ba't nila sisirain yun? Na samantalang itong ang kaliwa, sila ang talagang galit na galit. Mm-hmm. Talagang ang pangangampanya nila, puro mga hatreds sa pagkatao nila. Na talagang puro paghihiganti ang mga nasa isip nila. So, maano silang pwedeng gumawa nun. Pero dito sa side ni BBM, para sa sarili ko, sa pagkaka-observe sa kanila, hindi naman siguro nila magagawa yun. Kasi nga, pagkakaisa ang pinapalaganap nila . Meron kasi lang temang pagkakaisa, di ba partner? Saka yung sabi nga, di ba, na when hatred overcome your humanity. Wow! Oh, diba? Correct. Oh, yun ang pa, English nyo na mga kabangers. Medyo ano yun, hindi naman joke lang. Ngayon partner, ano, ito yung tinatawag na mga desperate moves ng mga kalaban. Kasi alam nila partner na wala silang laban dito kay BBM at takot talaga silang makaupo ulit ang pamilya Marcos. Mm-hmm. Kasi unang-una, sila ang unang masasagasaan, sila ang unang, alam mo yon, na pag nakaupo yung Marcos, lilitaw at lilitaw yung buong katotohanan na kung ano yung mga pinaniwala nila noong panahon doon sa mga tao na lumabas sa sila yung bayani at yung isa ang naging kontrabida. Pero hindi, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kasi yung mga dating naka-witness mismo ng martial law noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Na inamin na nila yung katotohanan, yung totoo talaga. Na kung ano talaga yung totoong nangyari doon mismo. Actual na nandun sila. Kasi mahirap kasing gumawa ng haka-haka na yan na wala naman sa nung time na yan. Maraming ang mga millennials ngayon . Kung ano-ano mga pinagsasabi nila . Ang tanong nga ni dating Senate President Enrile, pinanganak na ba sa nung panahon na yun? Correct. Para magpaprotesta sa mga ganyang bagay? O naniwala lang sa doon based doon sa mga kwento na yun? Hindi partner, saka ako ha, para sa akin . Kasi ito, dati talaga naniwala ako. Mm-mm, partner. For all those years, partner, naniwala talaga ako. Pero, nag-research ako at nalaman ko yung katotohanan. Kasi partner, alam mo, yun ang tinuro sa atin, elementary pa lang . Oo. Elementary pa lang. Yung ikaw galit na galit din . Di ba? Oo. Yung talaga, ay, grabe. Ito nga partner, ang ganda pala sana ng Pilipinas. Ito nga partner, diba? Sinasabi ko sa'yo na nung panahon ni Cory, nung siya nang umupo, lahat ng textbooks, yung mga libro na ginagamit ng mga eskwelahan, pinabago niya lahat yon. What? Ang libro na yon ay nilagay niya na parang lumalabas na sila yung naapi, sila yung bayani, habang yung pamilya Marcos naman, sila ang kontrabida, sila ang nang-api, sila ang tinatawag, sila ang gumawa ng mga extrajudicial killings sa Pilipinas. Totoo. O yung tinatawag ng mga human rights victims na yan. Victims. Diba? So, yun ang pinaniwala nila. Kahit tayo, since mga musmus pa naman tayo that time, naniwala tayo dun sa mga turo na yun na si ano, ito yung bayani, si ano, ito yung diktador, etc. So, pero ngayon, nung nag-alakas ako party ng Polsai, diniscuss sa amin yan ng professor namin na kung ano talaga yung totoong nangyari noong panahon ng martial law at nung bakit diniklara ni dating Pangulong Marcos yung martial law na yan. Kaya alam ko yung history niyan, partner. Yes. Kaya ngayon, hindi na nila ako mapapaikot kasi nga, alam ko na yung buong history niyan. Dahil sa
tinatal namin yan, diniscuss namin yan sa nung college ako sa political science. At saka hindi pa partner. Maraming naglalabasan talaga sa social media. Ngayon na, mga naglalabasan yung mga ano talaga ni dating President Ferdinand Marcos. Yes, partner. Na kung yung mga speech niya, yung lahat ng mga nagawa niya, na wala naman talagang katuturan dun sa pinagbibintang sa kanya at ng mga Marcoses. Yes, diba? Partner. Anong partner kung ikukumpare mo, kung ikukumpara mo, yung nagawa ni dating yung sinasabi ng diktador na si Ferdinand Marcos at na yung sumunod sa kanya na si Cory Aquino. Mm-mm. Kahit isabay mo na si yung anak ni Cory Aquino na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Mm-mm. Makikita mo na mas marami nga talagang nagawa yung pamilya Marcos kumpara dito sa pamilya Aquino. Isa-isayin ba natin, partner? Wag na kasi hahaba yung oras. Nahaba yung oras natin dito, partner. Na baka iwanan tayo ng mga viewers natin. Alam niyo mga kabangers, hindi kami biased. Kundi nagsasabi lang kami ng totoo. Kasi sabi ko nga, partner, maganda na mag-research sila. Alamin nila yung history talaga. Kung ano yung punot dulo, kung ano yung pinagmulan. Bakit nagkaroon ng martial law? Bakit dineklara ito ni dating Pangulong Ferdinand Marcos? At bakit nagkaroon ng mga rebuilding NPA na yan? Correct. Oo. So, kung sino ba yung punot dulo dyan? Mm-mm. Okay? So, ayun. Kung alam nyo mga kabangers, kung babasahin nyo lang yung history, malalaman nyo talaga. Huwag tayong maniwala sa mga pinaniniwala sa atin na mga kwento-kwento lang dyan. Totoo. At yung mga sinasabi nila na demokrasya, gano'n, etc., etc. na yan. Kasi talagang magagaling sila, matatamis ang dila nila, partner, na maglaso ng isip ng mga ng taong bayan. So kung mahina-hina ka, partner, talagang malalason ka, mapapaniwala ka nila. Mahahatak ka nila, partner. Correct. Oo. Pero kung magsasaliksik ka, malalaman mo ang buong katotohanan. Hindi yung kung ano yung nabasa mo, kung ano yung napakinggan mo, yun na yun. Hindi yung ibig sabihin na, kaya nga, di ba, malawakang pag-iimbestiga, malawakang pang-uunawa, mas marami ang malalaman. Diba? Kasi dapat maniwala tayo doon mismo sa mga naka-witness or yung mismo buhay na nung panahon na yon. Na sila mismo nandun sa lugar na yon. Di ba? Huwag tayong maniwala o makinig din sa mga sabi-sabi ngayon na mga black propaganda na yan o yung mga pinapakalat nila na yun nga na talagang parang akala mo yung mga Marcos talaga, pamilya Marcos, sila yung masama. Oh, masama. Sila ang gumawa ng kasamaan sa Pilipinas. Mm-mm. Kasi kung tatanungin mo yung mga matatanda partner, talagang sasabihin nila na nung panahon ng martial law, talagang napakatahimik, walang adik, walang mga masasamang loob na nasa lansangan. Wow. Kasi sila naka-witness eh. Ngayon, ang sinasabi nila, yung tinatawag na nagkaroon ng human rights violation, sabi nila, ito partner, para sa kalaman ng iba, sila kasi yung mga lumabag nung panahon ng martial law. Oh. Eh, may batas that time eh. Tumatakbo yung tinatawag na martial law nung panahon na yan, kasalukuyan na naka-impose yung or naka-deklara yung pinapatupad yung martial law. Mm-mm. So natural, since na may batas yan, martial law eh, may mga violators that time. Mm-mm. So syempre, para paparusahan yung mga violators na yon, ang problema naman, since na nagkaroon sila ng kaparusahan, babalik tarin nila, sasabihin nila na inabuso sila. What? Yun. Napasama yung record ni dating Pangulong Marcos. Mm-mm. Dahil sa mga paninirang ito. At itong mga nanirang ito, ginamit naman ito ng mga makakaliwa para lang lumabas na si Marcos talaga papang-abusong presidente. Yes, natumbok mo yung partner. Oo. Oh, di ba? Hindi ko na kailangang dagdagan pa yung partner eh. Kasi andun na eh. Sinabi mo na lahat. Napakaliwanag na mga kaabangers. So, it depends on you sa mga viewers natin. So, kung nakukulangan ho kayo sa mga sinasabi namin, you can research. Kasi partner, kung sasabihin natin isa-isa o yung lahat tungkol niya sa mga nangyari ng mga nakalipas na panahon, ay kulang yung isang araw natin na i-discuss natin dito sa video natin, sa vlog natin. I think sa mga susunod na vlog natin, pwede nating i-discuss yung tungkol niya doon sa totoong history niya. Correct. Para malinawan yung iba. Kasi yung iba kasi, mayroon pa rin mga taong naniniwala ng kung ano yung pinaniwala sa kanila na taliwas doon sa katotohanan. So, mahirap silang paniwalain talaga na hindi yun nangyari talaga, ito yung totoong nangyari. Parang ganun, partner. In short, partner, mahirap silang i-convince. Oo.
Pero so, hindi naman natin pinipilit 'yon. Mm-hmm. Kasi we have the freedom. We have the freedom na kung 'yun ang papaniwalaan mo, okay. Kasi halimbawa, kaya kagaya ng sinasabi ko sa iyo palagi, partner, na ayoko makipagdebate sa isang tao. Ayoko makipagdebate sa isang tao na hindi kami parehas ng opinion. Kasi ano bang katapusan namin yan? Wala. Kumbaga sa love story, walang happy ending, partner. So ayoko lang kayo. Oo. Baka magkasakitan pa. True. Ayoko siya. Kung yan ang paniniwala mo, okay, fine. Pero ito ang paniniwala ko. Yes. Pero kung magkaiba kayo ng paniniwala, walang magandang usapan mangyayari dyan. Pagkakasamaan lang kayo ng loob. Pero hindi talaga ako partner, papatol. Speaking of debate. Mm-mm. Importante ba talaga ang debate, partner? Ikaw, partner, sa para palagay sa, mo. Ano? Kasi ang ating mga manunood, may kanya-kanyang opinion tungkol sa debate. Kung ito ba ay mahalaga o hindi. O ito isang ano lamang ito, pasikat lamang. So ngayon, partner, since na tinanong mo ako tungkol sa kung mahalaga nga ba ang debate. Mm. So ikaw ang tatanungin ko, ibalik ko sa iyo yung tanong. Kasi alam mo, partner, yung bawat isa sa atin, kahit yung mga viewers natin ngayon, ay may kanya-kanyang opinion tungkol sa kahalagahan ng debate. Sa debate kasi, partner, may tinatawag na affirmative side at negative side. So ngayon, bawat isa sa atin may kanya-kanyang stand pagdating sa debate. Lalong-lalo na yung mga presidential debate na yan na ginagawa sa mga sa television or kahit sa mga radyo na yan. Ikaw, partner, bilang isang mamamayan, ano ba yung stand mo tungkol sa debate? Mahalaga ba ito o hindi? Ayusin, partner, ako ang nagtanong sa iyo tapos binalik mo sa akin. Hindi, sasagutin ko yung part ko rin. Maya-maya, after sa iyo. Hindi, kasi partner, for me, ha, yung good governance is never measured on debates. Never measured or seen on debates. Kasi partner, para sa akin, yung isang pangulo, parang napaka-substandard ng intellectual capacity. Okay. Correct. Kasi masakit para sa ano na ang isang pangulo ay hindi maintindihan. So, para sa akin talaga, yung debate, hindi na may measure dyan ang pagiging magaling na pinuno. Unless otherwise, na talagang siya na ang nakalukulok sa gobyerno. Kasi alam mo, partner, ah, madali lang kasi na magpasikat o ibida yung kanilang mga plataforma sa debate. Na ito, gagawin ko yan, ganyan, ito. Yung imposible, magagawin nilang posible. Kung baga, magiging, sabi mga during campaign or election, may mga tinatawag na flowering words. Yes. So ngayon, madali lang gawin yan para lang makahikayat. Parang commercial din, partner, eh. Na parang maraming bumili sa isang product na yan. Sa produkto. Yes, gagawa sila ng magandang commercial at i-convince nila yung mga manunood para bumili doon sa produkto na yon. Di ba, partner? Mm-hmm. So ngayon, ganun yung sa debate. Madali lang sabihin kung anong platforma nila. Pero ang tanong, pag nakaupo ba sila, gagawin nila yon? Alam mo, partner, proven and tested na yan, eh. Marami nang umupo na naging Pangulo ng Pilipinas dumaan sa debate. Kahit sa mga campaign na rally nila, yung mga platforma nila, sinasabi nila, ang gaganda, ang tatamis, talagang makapanipaniwala. Pero mga nangako sila kung ano mga pangako na yan. Pero partner, pag nakaupo na, doon na sila nagkakaroon ng amnesia. So ito yung nangyari kay DBM. Maraming naging issue pa yun, eh. Kahit mismo doon mismo sa debate, sa lugar kung saan nagdebate sila, actual, ha, nasa TV yan. Sinabi nila na talagang tinitira nila yung mga hindi dumalo ng debate. Anong partner para sa akin? Bakit pala dadalo si BBM sa debate? Na alam naman niya. At alam naman siguro ng nakakarami na pag umattend siya sa debate na yan, isa lang naman ang tatanong sa kanya, eh. Paulit-ulit na lang yan. Mula noon pa, nasagot na niya yan ng paulit-ulit, partner. So, ano ba ano? Para tirahin ang tirahin siya
At actually, nasagot naman na niya yung mga paninira na yun. Oo, tsaka all his life partner, lagi niya yung sinasagot ang tungkol sa issue na yan, di ba? Oo, tama nga sabi ni BBM, napaulit-ulit na lang yung sagot ko. Kasi alam lang naman, alam na niya kung ano yung ibabato sa kanya. Hindi partner, kasi daw walang advance question na pinapaano, di ba? Tapos sabihin nila, duwag daw. Duwag si BBM. At walang advance question. At isa pa daw ay mahina daw, mahina yung utak. Mahina ang utak ni BBM? Sis Maria, imagine mga kabangers sa para sa akin ha, si BBM, mula anak, bata pa yan, maliit pa yan, nasa Malacanang na yung nakatira. Kasama na yan ang tatay niya habang namumuno, o pangulo pa, si Pangulong Ferdinand Marcos. Kaya kung maga alam niya na yung mga pasikot-sikot dyan eh. Kasi imagine, 20 years na nakaupo sila sa Malacanang. Oh, wow. Kapag sabihin niyo walang alam yan. Tingnan nyo na lang sa mga ibang interview sa kanya, pag sumagot siya talagang tumbok na tumbok at talagang matalinong sagot talaga na kahit malalim pang tanong yan, na kahit nga... Are you a Machiavellian? Ngayon partner, may mga tanong sa kanya na talagang nasagot niya lahat. Mm-mm. Paano sabihin na wala siyang alam? At pangalawa, meron pang isang tumatakbong pangulo na naghahamon sa kanya ng debate. What? Ngayon sabi pa niya, pag hindi daw... Pag sa palagay daw ni BBM na nahihiya siya at takot humarap sa media, kahit daw, private na lang sila magdebate. Pag one-on-one sila. Jesus Maria, si Kuman Pride. Ito pang naghahamon na to, yung taong walang alam. Nagdudunong-dunungan na wala namang alam. Diba? Naku, partner, just ka. Ang mga bashers, naku. All over. Hindi partner, nagsasabi lang ako ng totoo eh. Kaya nga sinasabi nila na mayroon tayong freedom of expression. Diba? Kaya sabi ko lang totoo kasi yun ang naobserbahan ko. Dahil hindi ako tanga. At alam ko ang nangyayari, partner. Mm-mm. Alam ko kung ano yung tama, alam ko yung ano yung mali. Alam ko kung sino dudunong-dunungan lang dyan. Oh my God! Alam, sabi ko nga, partner, magbasa sila, mag-aral sila, aralin nila yung history bago sila magdadakdak dyan, partner. Ka lang, partner. Medyo mainit ang usapin, mainit na rin ang atmosphere. Hindi, partner, kasi may isa kasi tayong isang tao na talagang pati yung profession natin, question niya. Di ba? Partner, di ba sinasabi ko sa'yo na huwag na natin yan pag-aksayahan pa ng panahon. Kasi walang mananalo sa isang mga argumento na hindi magkatugma ang mga actually, opinion. Partner, hindi ko kailangan partner na makipagpaligsahan sa kanya. Kasi unang-una, alam ko yung ginagawa ko, alam ko yung kakayahan ko, alam ko kung ano yung napag-aralan ko kumpara sa kanya. Dunong-dunungan siya sa politics na wala naman siyang alam sa politics dahil hindi niya ito profesyon. Partner, paano? Sa kahit sa maikling oras, naipaliwanag natin sa kanila. Klarado yun. So, tapusin na ba natin to, partner? Oh, partner, actually, bitin pa ako eh. Marami pa akong gustong sabihin, kaso lang, mahaba na yung oras natin. At I think pwede nating ituloy ito sa mga susunod na vlogs natin. Mm-hmm. Kasi maganda yung tinatalakay natin yung mga ganung bagay. Kasi kahit paano ay malaman natin yung katotohanan at magkaroon tayo ng knowledge tungkol sa bagay na iyan na yung lalo ngayon na mainit ngayong issue about sa estate tax ni BBM at itong mga bayarang mga media na ito na talagang namimersonal sila at napaghahalatangan na talagang ginagamit nila yung platform nila para makasira o gamitin nilang sirain yung nangunguna para mailukluk nila yung manok nila. So, magandang usapan ng ganito. At sabi ko nga, iba na yung may alam, di ba? Iba na yung may alam. So, mga kabangers, hanggang dito na lang muna kasi mahaba na. Meron pa namang susunod. So, sa susunod na naman po, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. So, i-comment nyo na po sa baba para makasama po kayo sa aming talakayan. Yes. So, hanggang sa muli po. At mabuhay po ang Pilipinas. At mag-iingat po lagi kayo. At God bless everyone. Thank you so much. Thank bye-bye. 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 Hanggang sa muli. Napanood nyo ba ang buong balitang ito? At nais nyo ba makapanood ng bagong balita araw-araw tungkol sa nangyayari sa ating bansa? Ang gawin mo lang, pindutin ang subscribe red button sa baba at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon, pati na rin ang nakasulat na all para ma-update ka sa aming mga bagong videos. Maraming salamat, ka-abangers!